Hindi kami close eh. Parang friends of friends lang kami nagkakilala. Tas one time, nag-text siya sa akin eh. As in, nagre-request lang siya ng kung may assignment or project, ganun eh. Hindi ko, oo, blackmates eh. Kasi ano ako, irig eh. Na-message ko lang si Topper nun kasi nagtatanong ako ng sa subject. Yes, pero sa ano yon, sa subject yon. At siya, walang mali siya. Oo. Ano siya eh, tawag dun, mataba eh. Mataba na, parang sexy na, chubby na sexy, ganun. Tsaka intimidate yung itsura niya talagang, kaya hindi ko rin siya pin. Oo, masungit talaga. Nag-request lang siya na magpanggap daw ako na girlfriend ko. So, Facebook lang niya. Siguro naiya siya. Kunwari daw, ako yung girlfriend niya. Kasi wala na siyang time doon sa ibang friends niya na lagi siyang hinahanap. Nilarason niya, may girlfriend na siya. Parang biglaan lang na bigla niyang sinama yung friends niya sa school. Tapos pinakilala ako. Tapos yun na. Kasama mo ako maglalakbay tayo sa salubungin ng bagong buhay. Kasama ka, halika na at umawa sa aking kamay. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Tinanong ko siya, ano, okay ka na, napaniwala mo na, ganun. So, nung okay na, parang inenda namin yon. Hindi siya pumasok. Tapos, nag-message lang siya sa akin na yun nga, susunduin niya ako. Pagdating nung uwian, sabi niya, lakad kami pa uwi. Eh, malayo yung iris kasi to, di masalang. So, naglakad kami, tapos, nag-iya siya kumain. Nung pag nandun na kami sa ano, sa pagkakainan namin, naglabas siya ng flowers, ng chocolate. Sabi niya, pwede bang manligaw? Napunta kami ng, alam ko, McDo, Espanya. Oo, kinakabahan ako eh. May feelings na ako sa kanya. Gusto ko nang seryosohin. Hindi ko siya sinagot sa McDo. Sabi ko, ayoko kasi ng boyfriend-girlfriend lang. So, kung gusto mong manligaw, dapat yung pang ano na, kung ako na ba yung gusto mong makasama habang buhay, magbubuo na. Yes, kahit ano, parang laging first time kaming magka-holding hands kapag hinahawakan niya yung kamay ko. Lagi ko rin namang yung sinasabi sa kanya. Parang safe na safe ka lagi. Tapos parang kahit ang tagal-tagal niya, nakinikilig pa rin ako kapag hinahawakan niya yung kamay ko.
kasama. Di ko na kailangan ng iba pa. Sa akin na hindi ka na muling luluwa. Ito na. Ayaw mag-asawa. Marami talaga mga pagsubo sa pagiging mag-asawa. Pero kayaanin nila. Tiwala, kapalitan isa, respeto, isa pa yun. Unawain nyo lang isa-isa. I now present to you Mr. and Mrs. Christopher and Marlene Tai. Pakinggan mo ang tinig kung di humuhupa sa pagtawag ng ngalan mong sinisigaw ng muling magsayaw sa damdamin ko ang isang ikaw. So, matagal ko na kasing gusto, talagang gusto ko na magpakasal. Ang pinagbabasihan ko kasi nung tamang panahon, pag yung career ko talaga, wala nang ipon diretso as in, oh, may sahod naman ako malaki or ganun. Yun na, bumili akong singsing. As in, wala akong kinausap na kahit sino. As in, nagsabi lang ako sa father ko before, 1 week before nung ano, proposal. Ay, kila Marlene naman, sa mother niya. 1 day before nung proposal. Nang tala ang iyong alaala, babantayan ng kalawakan ng iyong pagkaubos at muling pagkabuo. Inaamin ko, nais makasayaw ng damdamin ko ang isang ikaw. Lumalayo, lumalayo. Lagi kitang iintindihin, walang magbabago sa atin. Kung paano tayo nagsimula, kung paano tayo ngayon, yung love and yung care, eto pa rin ako. Balikan mo ang dating di mo matanaw. Pakinggan mo ang tinig kung di humuhupa sa pagtawag ng ngalan mo. Yun, yung gantong ugali ko. Go with the flow. Iniintindi ko lang lagi yung sarili ko. Hindi ka nagsawa sa akin. Ikikislap lang tala ang alaala, babantayan ng kalawakan ng iyong pagkaubos at muling pagkabuo. Inaamin ko, nais makasayaw ng damdamin ko ang isang ikaw. Kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Lahat ng sinabi mo sa akin, tinuro mo, ituturo ko sa magiging anak natin.